Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng ating sender. Kaya, simulan na natin. Magandang gabi sa inyo, Boss Jasper. Ako nga po pala si Baste. Ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay patungkol sa nakakatakot kong karanasan doon sa dati kong tinutuluyang apartment sa may Paho, Caloocan. Nangyari ito noong taong 2010. Tandang-tanda ko pa. Kakauwi ko lang nito galing sa trabaho. Dahil sa wala pa akong asawa nito, ang kasama ko lang noon sa apartment ay yung katrabaho ko din na lalaki. Pang-umaga ako noon at pang-gabi naman siya. Yun nga, pagka-uwi ko, saktong paalis pa lang itong katrabaho ko na itago na lang natin sa pangalang John. Sa trabaho kasi namin, ang oras ng pasok ay 7 a.m. to 6 p.m. at 7 p.m. to 6 a.m. Bali, may isang oras na pagitan mula ng pag-uwi ng kabilang shift. Dumiretso ako sa kusina para maghanda ng makakain ko dahil pinagluluto namin yung isa't isa eh, para may kakainin na agad pagka-uwi. Medyo sweet no? Yun nga, pagkatapos kong kumain ay nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Pero bago ako pumasok sa banyo ay inilak ko muna yung pintuan. Habang nakaupo ako sa trono, narinig kong bumukas yung pintuan namin. Siyempre, dahil sa nakalak yun, ang akala ko si John. Kasi siya lang yung may hawak ng susi bukod sa akin. Tinanong ko pa nga siya eh. Opre, may nakalimutan ka ba? Bakit ka bumalik? Sa pagkakatanda ko, sumagot siya sa akin, pero hindi ko naintindihan, kaya pinabayaan ko na lang. Paglabas ko ng banyo, ay dumiretso na ako sa higaan naming double deck. Alam ko, nakita ko talaga si John na nakahiga dun sa taas, kaya naisip ko talaga bumalik ito. Pagkahiga ko sa baba, kinakausap ko siya. Pero wala akong nakukuhang sagot hanggang sa biglang pumasok sa isip ko na bukod sa doorknob eh nilak ko din pala ito gamit yung pangalawang lock, kaya napabalikwas ako sa hinihigaan ko at napasilip ako sa itaas kung saan ko nakita si John. Pero laking pagtataka at takot ko kasi walang tao dito. Nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. Sa sobrang takot ko, nahiga ako at nagtalokbong ng kumot hanggang sa makatulog. Naalimpungatan na lang ako nang makaramdam ako na parang may nagmamasid sa akin. Naranasan niyo na po ba yung ganong pakiramdam habang natutulog? Balik tayo sa istorya. Marahan kong iminulat yung mga mata ko, pero sa pagdilat ko, hindi ko inaasahan yung aking masasaksihan. Kasi merong nakaupong babae na nakasuot ng kulay puting kasuotan sa uluhan ko. Tapos nakayuko ito, at yung mukha nito, isang dangkal lang ang layo mula sa mukha ko. Yung itsura nito, mahaba yung buhok na parang basa, tapos yung mukha niya sobrang putla ng kulay. Yung mga mata naman nito ay purong itim. Sobrang nakakatakot, kaya ilang minuto ang tumagal bago ako nakatayo mula sa hinihigaan ko. Nanginginig akong tumakbo sa sulok ng inuupahan kong apartment. Paglingon ko sa babae,
Dahan-dahan netong iniangat yung ulo niya at ipinaling sa akin yung kanyang paningin bago ito gumapang ng marahan papunta sa akin. Hindi ako makasigaw, hindi din ako makagalaw. Walang boses ang lumalabas sa akin hanggang sa tumapat na yung mukha ng babae sa mukha ko at doon bigla akong nagising. Paglingon ko, napalingon ako sa orasan. Mag-aalas 2:30 pa lang ng madaling araw. Kaya nasabi ko sa sarili ko, panaginip lang pala. Tumayo ako at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Pero laking gulat ko nang may nadinig akong may hinang tawa na nagmumula sa ilalim ng double deck. Nung mga oras na to, hindi ko alam kung sisilipin ko ba o tatakbo ako palabas ng bahay. Ilang minuto ako nag-isip hanggang sa mapagpasyahan ko na lumabas na lang ng bahay. Marahan akong naglakad. Hindi ko pinahalata yung takot na nararamdaman ko. Subalit, laking gulat ko nang biglang may lumabas na kamay mula sa ilalim ng kama at hinawakan nito yung kaliwang paa ko. Dahilan upang mapasigaw ako ng malakas at mapatumba sa sahig. At dun ko na nakita yung babaeng nakita ko sa panaginip. Titig na titig ito sa akin hanggang sa mawalan na lang ako ng malay. Nagising na lang ako dahil sa lakas ng katok ng katrabaho kong si John. Kanina pa daw kasi siya kumakatok eh. Halos magkakalahating oras na. Paglingon ko sa orasan, mag-aalas 7 na ng umaga. Hindi na ako aabot sa trabaho. At isa pa, pagkapa ako sa salawal ko, basa. Nung amuyin ko, mapanghe. Naihi pala ako sa shorts. Hindi na ako pumasok nun sa trabaho at ikwinento ko din kay John yung buong pangyayari. Naniniwala naman daw si John sa akin kasi minsan ay nakakaramdam din siya ng kakaiba doon sa apartment na tinutuluyan namin. Nasundan pa yung ganung pangyayari pero hindi na kasing lala nung naranasan ko nung gabing yun. Kaya napagpasyahan ko ng lumipat ng bagong titirahan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa iyo, Boss Jasper. Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi ko. Salamat po ulit. So, ayun nga mga master, no? Sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi sa atin ni Baste. Ang lupit, no? Sobrang nakakatakot yung karanasan mo na yon. Siguro, kung sa iba-iba nangyari yon, baka inatake na sa puso eh. Baka nga pati ako atakihin sa puso nun. Yung time na hinawakan yung paa mo, nakakapanindig palahibo yun, sobra. Kayo ba, kung sa inyo nangyari yon, ano yung gagawin nyo? Pero bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang i-shoutout sila. Edward Duros, Mir Angel, Roslyn Arante, Raymar Agapay, Jessica Minoro, May Canary, Iron Chris Ranke, at kung mahilig po kayo magluto, maaari nyo pong bisitahin ang channel ni Global Cuisine. Sigurado pong matatakam kayo sa mga iniluluto niya. Ma'am, baka naman. Shoutout din sa ating mga bagong subscriber at silent listener, tsaka sa mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na din yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!